Magandang araw uli at welcome po ulit sa aking YouTube channel. Ngayong araw na ito, gusto ko pong ipapakita sa inyo yung isa sa mga pride ng ating samahan, ng ating kilusan, ano, ang 1CISP. Kami po ay napakapalad na inimbitahan sa kanilang cutting ribbon ng kanilang bagong building, no? So, isang state of the art na building. So, nagiging panauhing pandangan po ang bagong chairman natin na si Chairman na Joseph Incabo. So, kasama po ang inyong lingkod at saka si Asik Vidal Villanueva andun din po para po mag-witness sa cutting ng ribbon at sa kanilang pag-launching ng kanilang bagong building. So, ang ibig ko lang po sabihin na gusto kong ipakita sa inyo, ito po ang ating channel na ito ay para po ito sa ating kilusan. Kung meron man tayong dapat ipapakita at ipapaalam sa buong publiko kung gaano ang kooperatiba nagtatrabaho. Na ito po ang ating samahan ay hindi lang po ito basta kooperatiba lang. Kung hindi tayo ay katuwang ng gobyerno, isa tayo sa sinasabi na kasama tayo sa nation building. So ako mismo sa sarili ko, naging proud ako sa accomplishments, sa mga achievements ng 1CISP. Dahil mismo ako na-witness ko kung paano sila lumaki mula sa malapit na sanang bumigay, pero dahil sa pagsisikap at sa pagpapractice ng good governance, ito ngayon ang kinahinat na ng kanilang kooperatiba. So very proud ako bilang naging miyembro ako ng cooperative sector bago po ako mapunta dito sa aking kinaupuan ngayon. Ako po naman ay pinagmamalaki ko na galing ako sa sector. So, tingnan natin kung gaano kaganda ang naging accomplishment ng CISP sa pamamagitan ng pag-launch nila sa building na ito. At sana po ay pabalisan din ng ibang co-op na maging inspirasyon sa kanila ang naging success story ng CISP. Panoorin po muna natin.
umaga po sa lahat. Kung si Roy Miglant na ONE-CISP o yung kung tinatawag na One Cooperative Insurance System of the Philippines. Isa po tayong cooperative insurance na ang may-ari sa atin ay ang mga kooperatiba sa buong Pilipinas. Nung magsimula po kami dito noong September 2013, ito po ay nakakailangan ng tulong. Medyo mayroon kulangan sa kapital, hindi po siya kumikita. Sa katunayan po, ito ay may negatibong kalagayan financially. But sa pagtutulungan po ng mga kooperatiba kasabi nito na muling nagtiwala, ito po ay unti-unti namin na ibangon sa loob ng 7 taon, sa tulong ng mga kasapi, sa tulong ng mga board of directors na naniniwala pa rin sa kilusang kooperatiba na at sa pagtutulungan natin. Sa ngayon po, pagkaraan ng 7 taon, tayo po ay nasa 4.4 billion. Ito pong nakaraang 2020, tayo po ay kumita ng 294 million. Magbibigay po tayo ng dividendo sa aking mga kasapi ng 8%. Kahit po may krisis, patuloy na lumalaki ang ating cooperative insurance. Kaya sa amin po, pinagmamalaki po namin ito. At ito po ang aming bagong gusali ay pagpapakita ito ng pagtutulungan ng mga kooperatibang bahagi ng ONE-CISP. Malaki po ang magandang pagtutulungan ng mga kooperatiba at ng Cooperative Development Authority. Sila po ang sumuporta sa amin na gumagapay nung nagsisimula po na ibangon ang ONE-CISP. Kaya kasama po namin sila sa aming paglalakbay hanggang sa ngayon. At sana po patuloy tayong magtulungan. Patuloy po natin suportahan ang ating One Cooperative Insurance System of the Philippines. Patuloy ang pagtutulungan ng mga kooperatiba para po lalo tayong lumaki. Patulong sa lahat ng mamamayan, lalo-lalo na po yung nasa mga marginalized na mga kababayan natin. Muli po ang aking pasasalamat sa kasapi ng ONE-CISP, sa Cooperative Development Authority, sa management staff at sa aming po Board of Directors. Maraming maraming pong salamat. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po ang kilusang kooperatiba sa Pilipinas. Maraming salamat.
Isa sa mga nakaka-inspired na kwento ng ating kooperatiba. Sana po ito ay magsilbing inspirasyon din natin. Hindi naman po masama ang mangarap at mag-vision na marating din natin yung mga narating ng ibang co-op. Dito pinapakita lang natin na kung kaya ng iba sa ating pagsama-sama ay kakayanin din natin. Ito po ay isa sa mga halimbawa ng good governance. At saka yung talagang ang power ng membership ng kooperatiba. So, yon inspirasyon natin at saka sa susunod po ipapakita naman ulit natin yung iba pang mga success story ng ibang co-op na magbibigay din sa atin ng inspirasyon. Ito po naman ay libre lang, libre tayong mangarap, libre tayong mag-vision na isang araw tayo naman ay ang mailagay at mai-feature ng success story. So, sana ay na-inspired namin kayo sa kwentong ito. At huwag niyo pong kalimutan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at mag-like para po ma-inspire din kami sa iba pang mga story na mai-feature namin. Kasi ang inyo pong like, ang inyong comments ay yun din po ang inspirasyon namin na patuloy namin gagawin ito para sa inyo. Maraming salamat po at magandang araw.